Paano nga ba magbayad ng insurance gamit lang ang GCash? By the way, kung first time mo sa channel na ito and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Pagka-open mo ng GCash app, meron agad ditong bills at merong category ng insurance kung saan makikita mo yung list ng iba't ibang mga insurance company. Halimbawa, gusto kong bayaran yung sa Sun Life, nalagay ko lang yung amount dito at yung policy number. Kukumpletihin lahat ng information para makapag-proceed. Normally, ang hinihingi ay yung policy number. Pwede rin yung policy name, depende sa insurance company. Meron din dito na sa PhilAm Life, ito siya sa AIA. Account number naman ang hinihingi dito. At yung mga information na to ay nandun din naman sa policy na binigay sa inyo ng financial advisor. Makikita nyo rin kung may service fee ba for that payment. I-check natin yung sa Pru Life. Ito naman siya. Merong charge na 10 pesos at ang hinihingi din ay policy number. Para naman sa iba, halimbawa sa Manulife, ito siya, Manulife Philippines, merong charge na 10 pesos, account number din ang hinihingi. Marami pang iba dito, try natin yung sa isa pa katulad ng sa AXA. Policy number din ang hinihingi, account name at optional lang yung email address. So try na natin magbayad. Ang babayaran ko for this case ay yung sa Insular naman, ito siya. Ang hinihingi din ay policy number, policyholder name, email address. Ngayon, kung hindi kayo sigurado kung ano yung policy number ninyo, halimbawa hindi nyo nakikita yung mismong policy na binigay sa inyo ni financial advisor, pwede nyo balikan yung financial advisor nyo yung mga details about sa policy ninyo. Pwede kayo mag-access din sa online app or sa website ng insurance ninyo, most likely meron nun. Dahil karamihan na ngayon, maging Sun Life, Pru Life, Insular, Manulife, may mga app or website na sila kung saan pwede kang makapag-login. Ilagay dito ang amount na kailangan bayaran. Sa case ko nga pala, ito yung halimbawa, may app ang Insular at makikita na rito kung kailan yung due date, magkano din yung amount at may policy number na din. Kumpletihin ko lang lahat ng info dito. Nakompleto ko na. Scroll up lang, tap ko yung next. I-double check kung sa GCash or GCredit ba ito makukuha. Sa akin sa GCash ko na lang kasi hindi rin enough yung balance ko sa GCredit. Tap ko naman yung next. At i-double check lahat ng info na nababasa dito. Importante na dapat tama yung policy number. Sa akin okay na, pwede na ako mag-proceed. Tap ko itong confirm. Meron na akong proof of payment dito. I-download ko na rin para just in case na magkaroon ng issue, at least meron na akong patunay na nagbayad ako. And kung may question kayo na gano'ng katagal mag-reflect yung payment doon sa pinagbayaran, halimbawa sa Insular, sa Sun Life, sa Pru Life, depende pa rin yan sa insurance company, pero normally nasa 1 to 5 business days bago mag-reflect yung payment doon sa pinagbayaran natin o doon nga sa biller. Pwede nyo i-double check ulit sa financial advisor ninyo or mag-reach out sa customer service ng insurance company kung saan bumili kayo ng insurance. So ganun kadali magbayad online. Gamit lang ang GCash, pwede mong bayaran yun sa policy mo, maging yun sa ibang mga biller katulad ng sa kuryente, tubig, internet at marami pang iba. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button. At para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check itong mga nasa baba. Sana makatulong at see you sa mga next videos. Bye-bye!